good morning, good after, hindi. Morning pa rin naman, pero alas 10 na kasi. At ngayon lang kami pupunta sa Kubo. Ayan, kasama ko si Bibe, sasama daw siya kasi tapos na siya mag-tutor. Antayin lang namin makasakay si Lori. Yan. May tricycle. Ay, galing. Tricycle agad. Bye-bye. Ay, wala si Juan. Tanghali na ang pagpasok ni Bibe. Ni Lori. Wait. Nakapagbigay na ako ng patuka sa manok. At nalagyan ko na ng pagkain si Tisoy. Dito naman ako ngayon sa Balag. Bibisitahin ko, baka kasi may naliligaw ng landas. At eto ang ang sitaw. Pag hindi kasi ito nakuha, pwede ito ang pag gumulang ito, hindi na yan bubunga ulit. Mahihiya na siyang bumunga. Kaya kailangan makuha tong mga bunga. Kailangan hindi, walang gugulang. Okay. Yun. Dito naman. Hanap tayo. Wala naman dito ang gugulang. Mga bata pa ang bunga. Yan. Ito pa, Ito, mga bata pa naman, so pwede pang hindi kuhanin. At eto pa. Uy, huwag kang maliligaw. Ayan, Doon siya kumapit. Pwede naman. Ayan, hindi yan babagsak. Makakapit na siya. Eto, itong ay pwede nang kuhanin. Kasi maaari siyang gumulang. Okay. Ito pa, Ang laki na. Pag hindi pa to kinuha at gumulang to. Maliit pa yan. Bura pa yan. Yan, hindi siya nakalawit o kaya naliko. Oops. Baka maputol. Okay. Yan. Yun naman ay wala pa Ngayon pa lang umaakyat sa Balag. At itong mga kalabasa. Ngayon pa lang siya nakarating sa Balag. Ay, bubunga kayo ng madami ha. Gagalingan yung bumunga ha. Ito, mukhang pwede na itong kuhanin. Yan, ang hirap. Ang hirap kasi piliin ng bunga ng sitaw kasi kulay green talaga. Green na green. Green na green kasi ang sitaw, hindi yung yellow green. Ito Tcharan! Diba? Nakarami na naman ako. So, bukas, iba naman. Okay. Wait lang. Yun. Kapanguan ako ng sitaw. At ngayon naman ay kukunin ko tong ito Nakatago May naiwang mga damo. Kita nyo ba? Ayan Henog na ang penya. Oops. Okay. Diba? May pinya na ulit ako. Laki ha. Ito, meron pa dito Ito pa yung isa. Wait lang. Yun Ito na yung nakuha ko. Ito yung isa, hindi ko tinanggalan ng corona Ginanyan ko lang. Para hindi agad mabulok. Kuminsan kasi hindi agad nakakain. Ito naman, mas maliit Tinanggal ko na yung corona. Ilalagay natin dito.
At titingin pa ako dun sa labas. Sa kabila, baka meron pang makukuha. Wait lang. Ayan o. Tada! Andito yung sinasabi ko sa inyo na pinipilit kong kuhanin na anong tawag dito? Na marang. Ayun o. Wait. Ayan o. Yan, yung marang na yan, oh. Ayun na nga, oh, may ano na, may nasira na nung panungkit ko. Ito yung kinuha ko na kawayan na mahaba. Ginagamit ko kaso yung puno niya, basag. Hindi ko naisama yung buko sa pagputol ko. Ay, saktong-sakto lang na umabot doon. Ayaw namang bumagsak. Pero nagkasugat-sugat na yung kamay ko. Wait lang ha, tatry ko nga kuhanin ulit. Di ba pahawak? Baka magsugat-sugat na naman ako eh. Pag pinilit ko. Ay talaga bumagsak. Dapat may sigpaw. Eh hindi ko naman. Sana umabot ng Sabado. Si tatay ang pakukuhain ko. Nakakuha pa kami ng kabuti oh. Ito ay isang klase ng kabuti na nakakain din to. Pero hindi ito yung tinatawag na mamarang. I don't know ha, pero parang hindi ito yung mamarang. Ang tawag dito ay maapon. Dito sa amin, maapon. Narinig ko lang din yun. Pero ito ay nakakain din. Hindi lang kasing dami ng mamarang at hindi kasing lalaki. Ayun ang bayabas, oh. Try kong kuhanin. Wait lang. Hindi ah, try ko. Dalawa. Tah, ayusin ko lang yan.
Pwede, pwede po to. Tira! Okay. Oh, yan, medyo yung muko na yung bayabas, mababa na yung bunga niya. Next time na lang ulit kasi pupunta pa tayo. Hindi pa tayo naliligo. Punta pa tayo sa ibaba. Kay Lolo. Yan o. Oh. Ilagay ngayon to sa lalagyan. Alisin mo yung payong. O oh, yan, sige. Ilagay mo dun. Yan. Kaya ako nga pala kinuha yung plastic na yan. Oh, meron ka na namang mapapaglaruan. Wait, lalabas na kami. Gagawin ang likot niya. Oh my God, mess! Balik! Oh ma, ano na yung itak? Nakatihaya! Yan! Ayun. At least nakaya ko. Oh my goodness. Hoy, pagbantay mo ng tricycle yan. Yan. Mahirap yan. Ako nga hirap na hirap magdala. Mahirap yan. Dadalhin mo hanggang doon sa inyo. Layo-layo. Una ka na. Diyos ko, grabe. Ang bigat kaya. Ayun o, pamangkin ni Love yun, si Geng-Geng. Yun ano, binuhat ko na yung dala-dala niya kasi hirap na hirap siyang magbuhat kanina. Eh, kahit pala ako, mahihirapan din. Grabe siya. A few moments later. Gandang hapon po. Yan, gandang hapon. Kanina hindi na ako nakapag-video. At medyo pagdating, medyo ano na, pagod, gutom. So, nagpahinga muna kami ni Bibe. At ngayon po ay panahon na. Hay, abangan. Makikita na ni Bibe ang papa niya. kaya si Bibe kahit malungkot dahil nawala nga yung lolo niya. Pero masaya siya ngayon kasi sinabi kanina, no? Sinabi kanina na nandyan daw yung papa niya. Dumating daw kagabi. Kaya pupunta kami ngayon, ihahatid ko si Bibe. At maaaring doon muna siya. Doon muna siya matulog. Kasi para, doon ka ba matutulog? Ha? Doon? Doon muna siya matutulog. Para makasama niya yung papa niya lang matagal-tagal. Maghihintay lang kami ng tricycle. So mamaya na lang lakad na Bibe. Mamaya ako na lang bubuksan ulit kasi baka bawal ha. Wait lang. Ayun oh.
Nandito na yung ano, yung papa ni Bibi. Nandito. Nakita na sila at may mga ilang itatanong ako. Siguraduhin ko kung ano ba ang ano, kung baka sakaling meron tayong malalaman na pwedeng maging solusyon para maiparehistro si Bibi. So, nasaan na? Ay, ate. Wait lang ha, nahihiya yata sa camera. Ayun o, si Elaine na lang din ang kinausap ko kasi yung tatay ay hindi din naman humarap ng maayos at ako, nahihiya daw siya sa camera, so kinausap ko na lang ng si Elaine. Yung tatay ay halos hindi ko na rin manakausap. Pero, ang sa, ayun nga, titingnan daw nila kung maipapa-schedule ang living sa next week, next Thursday. Kasi may mga hinihintay pa na mga kamag-anak. Yung kapatid ni Lolo, yung isa daw ay nasa Tarlac pa. Eh di, hinihintay pa nila. So malalaman pa bukas. Kasi bukas pa nila ipapa-schedule. And yun ang mga rehistro ni Bibi, hindi ko rin naman nakausap ng maayos yung tatay kasi nahihiya daw. E di, pero ang sabi ni Elaine, tita ni Bibi, tumawag yung nanay daw, bigla tumawag dun sa papa ni Bibi. Ang sabi daw ay pupunta daw dito. E di sana nga pumunta at para magkaintindihan kung ano talaga. Kung may record ba sa center, kung saang center man, para lang maiparehistro si Bibi. Okay, tete, kamo muna, maghihintay akong tricycle. Wait. Ayan o, nandito ako ngayon sa bayan. Pagkagaling doon, pagkahatid ko kay Bibi, diretso ko rito sa bayan. Kasi, inili ko ng gamot si Kuya. Bibili muna ako. Sa kayo talaga, ayan o. Bibili ako dito ng ano po ito? Chicken balls at kikiam. Ano yung may mahabang ganyan? Kikiam po yan. Ayun ang kikiam. Sorry. Hindi ako sanay bumili dito. Ay, kuya, shoutout pala muna sa vlog. Sama kayo sa vlog. Ganin. Palagay nga po ako. Magkano yung ganun? 30 pesos yun. Ayun o. Tingnan nyo o. 30 pesos o. Siguradong busog na busog ka na dito. Ay, doon to lang kung si ate mabubusog. May kasalo pa. Ayan. O, ako po gusto ko rin. Lagyan na kita, ma'am. O, ikaw na. Sige, okay lang. May maglalagay para sa akin. Ano? Para sa'yo, ma'am. Eto, magkano yung kikiam? Ganun ako ng ganun, mamaya. Main. 25 lahat yan. Ha, 25? 25. O, bigyan mo din ako ng halagang 30 pesos. Kikiam po lang. Halo-haloin natin. Oh, halo-halo. 25 na. Wait lang, ha. Marami nang bumibili. Tingnan mo, kuya, maraming bumili nung lumapit ako sa iyo. Ganun na. Wait, oo nga. Oh, para maisama ko naman kayo sa vlog ko. Oh, hi muna po sa vlog. Oh. And then,
Tapos ito, oh my God, mainit. Oh my goodness. Anong sauce, ma'am? Ano, alin po yung matamis? Matamis lang. Ayoko po ng spicy. Matamis lang. Matamis po. Wait, ha? Kakain muna ako. Nakikisuyo ako dito, oh. Siya pa naglagay ng sauce. Hindi kasi marunong si Tita, oh. Hello po. Yan, pwedeng papatong na lang muna po dyan. Yan, kasi mainit masyado. Yan. O, diba? 30 pesos, oh. 30 pesos, siguradong busog na busog ako dito. Ay, doon to lang kung kaya ko ubusin to. Wait. Ayan na, try nga natin. Kung okay to. Ay, hello po. Try natin kung masarap. Pag hindi, masarap ang sauce, kuya, babalik ko ha. Oh my God, mainit. Hindi masarap, hindi ko maisubo. Mainit. Mainit. Pero tikman ko na yung sauce, masarap nga. Ano ba yun eh? Ang hirap magsalita. Oh, ang daming bumibili, oh. Atang masarap talaga. Hindi nagsisingal ng si kuya. Masarap. Promise. Doon ako sa abang kain. Kuya, nakakailang masarap na ako, ha. Sigurado dapat may dagdag na to. Hindi lang po. Ay, sorry. Ang hirap na to, ha. Hello. Wait lang, kakain muna ako. Hindi ako makakain. Hindi ako makakain eh. Diba dapat ay customer is always right? Hindi ako makakain. Nahihirapan akong sumuko. Pwede ka subuhan mo ako. Hindi, okay lang. Nag-joke lang ako. Salamat. Ay, nasa tabi pala ako ng basurahan. Galing ya. Dito nga muna ako. Wait. Punta muna ako doon. Wait lang. Kuya, salamat ha. Thank you. Opo. Hello po muna sa vlog. Hello po, vlog po kami dito. Hello po sa vlog. Hello po. Pakiabangan nyo po sa Titaw Official. Hello. Thank you po. Hello, hello. Geng, geng. Uy, pamangkin ko yun ah. Thank you. Ayun no, punta muna ako doon kasi hindi ako makakain ng ayos dito dahil ang init nitong ginakain ko. Wait lang, lalakad muna ako. Ayun no, nandito na ako sa resto na Mango Twist. Ayun no, ang na-expect ko nandito si Josie. Ito pala. Ano pangalan mo? Princess. Wow, ang ganda lang pangalan niya, Princess. Yan, si Princess ang tao dito ngayon, hindi yung... Ito yung pinsan ni, yung tita ni, ano, ni Bibe. Siya daw naman, taga-kabilang barangay lang namin. Pero hindi ko kilala. Kasi alam mo na, ako naman talaga, walang masyadong kilala. Ayan, shout out muna kay Princess! Hello! Ayun o, oh, nakaubos. Ay, hindi pala naubos. Ito naubos, may lumapit na bata. Na nangihingi sa akin na nakapahod sa akin.
eh, kukunti pa nakakain ko pang init niya. Sabi ko, ito na lang. Ayoko magbigay ng pera eh. So, yun. Ang pagkain ang binigay ko. And eto na ulit ako sa walang kamakayang Monay. Wala na yata ang ISO. Pwede na ito. Kaya bibili muna ako ng Monay. Ito, ito ako bibili lagi ng Monay. Ito Monay. Ito lagi na fresh. Lagi ba ako ang pinapay dito? Ito pa ba? Ito ang Monay. Hintay ko lang yung Monay. Ayun oh. Eto na oh. May Monay na ako. Kailan ba ako nawala ng Monay? Lagi na mameron. Wait. Eto na ako sa terminal. Sakay na ako. Uuwi na ako at wala ang pasahero. Nasaan ka pa? Ayun o. Oh. Walang pasahero. Paano ba yan? Dami-daming tao. Traffic-traffic. Pero walang pasahero. Ayan. Abay, pagtawag ng pasahero. Tawagin. Wait. Ayun o. Ngayon ay lagpas na ng alas 6 ng hapon. Kaya eto na, ganyan na ang tsura ng plaza ng Indang. Medyo busy na. Daming sasakyan. Medyo nagkakaroon ng traffic na doon. O ayan, kahit hanggang dito. Ganyan lagi yan araw-araw. Kasi ganitong oras ay labasan na at mas marami na ang bumibiyahe. Labasan na lang mga estudyante at ang mga empleyado. Kaya ayan o, medyo nagiging busy na. Pero kahit ganun, na napakarami, tingin ko ay ang dami sasakyan. Kaya medyo kaninang-ganina pa ako dito, pero wala pa rin akong kasabay sa tricycle. Ayan, ang isang biyahe kasi dito ng tricycle ay 50 pesos pag solo lang. 50 pesos pag solo lang, pero pag may kasabay ako ay 25 pesos kung dalawa lang kami. At kung tatlo naman ay 20 pesos. Ayan, may kasabay na ako. Yan, marami na akong pinanggalingan buhat kanina umaga. Teka, wait lang. Ayan o. At ayan, thank you ulit. Pasensya na kayo kung mga ganito lang ang aking vlog. Ay, na-expect ko kanina makakausap ko ng maayos yung papa ni Bibe. Eh, hindi ko rin naman nakausap at nahihiya daw di umano. So, nakausap ko din eh yung tita ni Bibe. Ayun, wait ha. Ayan, at di umano, ang sabi ay, ano yan? May huli? Uy, namingwit si Henry, ayan ang huli. Lima yan. Nasaan? Apat yun. Nandun yung isang tilapia, puro karpa to. Oo nga karpa, Yung isa buhay pa. Pante yan? Ha? Hindi bingwit, pante. Ano yung pante? Nilambat. Ayun, namanti pala sila. Ano ang tawag doon? Basta, lambat. Yung inaano nila doon sa malawak na ilog. Walang pain yun. Iuumang lang.
ibababa lang yung lambot doon, tapos parang titimbogin yung ano, yung tubig. Yun, naninimbog sila, and then, pag natimbog yung tubig, maya-maya, siguro mga 30 minutes, kukuhanin na nila yung lambat, titingnan nila kung may sumabit. Yun yun! Okay, ayun, naituloy ko ang kwento. Ayan, si Elaine ang nakausap ko, yung tita ni Bibe. Siya ang nagkwento sa akin na yung mama daw ni Bibe ay tumawag bigla na hindi rin nila alam kung paano contact yung papa ni Bibe. At sinabi nga na pupunta nga daw dahil patay nga si lolo ni Bibe. Ngayon, ang sabi nga daw ni Elaine ay dali mo yung birth certificate mo, ganun-ganun at ano. So sabi ko, kausapin mo, tanong mo kung may record si Bibe sa center, kahit saang center. Kasi tumira rin daw yun sa tansa. So malalaman na kung ano, yung papa kasi ni Bibe, hindi ko na matanong kasi ayaw nang humarap. At kesyo nahihiya daw, ewan ko kung bakit. So, kahit nga off cam, wala na, ayun. Tumaas na. Okay, di ayun na lang. So, ganun na lang po. Ang mangyayari, sasabihan na lang ako ni Elaine kung ano. At saka yung living po ay magpapa-schedule pa sila bukas. Pero, susubukan daw nilang ipa-schedule sa next Thursday. Next Thursday pa kasi may mga kapatid daw si Lolo na malalayo. Gusto daw magsipunta. So, hihintayin pa nila. Kaya, next Thursday pa po ang next Thursday pa yung parang gusto nilang schedule. Pero malalaman pa bukas sa simbahan. Okay po. And salamat po ulit at bye-bye po. Doon muna si Bibe. Iniwan ko doon si Bibe. Nayaan ko para makasama naman niya yung papa niya. And then, ihahatid bukas dito. Kasi sabi ko, may tutor ng alas 9. So, ihahatid siya bago mag-9 at pupunta siya sa tutor, tapos uuwi dito at kakain, maliligo, and then babalik ulit doon. So, ganun ang magiging setup ngayon at saka sa isang linggo siguro hanggang masalibing. Pero Sabado at Linggo siguro doon muna. Hinahayaan ko muna doon para makabanding din yung papa niya. Nakita niya na yun, maliit pa lang. Okay. Ayan, maraming salamat po ulit. Thank you po. Salamat po sa mga nakasuporta. Thank you po. And salamat po sa kay Sir Jerry Stoy TV. Salamat po sa pag-support nyo kay Bibe. Sa pagtulong ninyo at sa akin. Maraming salamat po. Sa Sagip Squad, thank you po ng marami. Sa Kalembang Boys, sa Kasangga Foundation, kay Miss Mai Santos at sa kay Sir Michael, salamat po. And sa Planet So Weird, kay Miss Mofan, maraming salamat. And kanino pa ba, Team Repsol, thank you Sir Dante, maraming salamat. At sa iba pa, pasensya na kayo, yung ibang hindi ko maalala ha, pasensya na po. And thank you po, basta maraming salamat po sa mga nakasuporta. Thank you po, and God bless.